sa bungero ang maihanay o mapabilang sa mga tanyag at bigating bitter o manlalahi sa sabong industriya ng ating bansa. Kaya naman kung isa sa tulad kong bagitong sabongero na gustong pasukin ang mundo ng breeding o pagpapalahi, ay halika't samahan niyo ako upang talakayin natin ang mga dapat tandaan ng bagitong sabongero. Dapat tandaan ng bagitong sabongero na ang pagpapalahi ay nangangailangan ng di kakaunting sikap, panahon at salapi. Gayunman, ang Maginoong Panabong ay nakapagbibigay ng malaking kasiyahan sa isang sabungero. Sa aficionado, ang pagpapalahi ang pinakamataas na antas ng sabong. Dahil ito'y nagsisimula sa proseso ng paglikha at nagdudulot ng kaligayahan na hindi mahanap sa mga ibang bahagi ng laro. Walang duda nang mananari ang Tagalog, ang nagkukondisyon, ang tawag, ang promotor at iba pa ay may mga sariling kakayanan at sila ay lubos na gagalak sa sabong. Ngunit ang manlalahi lamang ang makapagsasabi na siya'y lumikha ng isang panabong na kahit anuman ang galing nito, wala siyang kamukha sa buong daigdig at hindi siya mabubuhay kung hindi dahil sa talino at tega ng manlalahi. Ang unang hakbang para maging breeder o manlalahi, makatotohanang tantyahin kung gaanong panahon, sikap at salapi ang pwedeng ilaan sa hilig na ito. Dapat itong ibatay sa ating mga hangarin. Bagamat lahat tayong mga sabongero ay ibig mang ibabaw sa lahat ng mga pandaigdigang derbis. Subalit, nabibilang ang sabongerong may kakayahang maglaan ng sapat na kayamanan upang makamit ang layuning ito. Kung ang isang sabongero ay hindi maaaring maghangad ng ganitong kataas na antas, sapat nang sumubok siyang magpalay ng isang linyang panabong na iiral sa mga hapait o sa kanyang paboritong sabungan. O di kaya'y isang linya na nakawilihang bilhin ng mga mamimili dahil sa ito'y magaling ngunit mura. Ano man ang maging layunin ng isang manlalahi, mas mahalaga para sa kanyang liwanagin ang bagay nito bago siya magsimulang magpalahi. Pagkatapos liwanagin ang hangarin sa pagpapalahi, ang bagitong sabongero ay maaari na magsimulang magkaroon ng mga unang pasta. Sa paggawa nito, ang bagito ay dapat pumili ng pinakamahusay na pangasta na kaya ng kanyang bulsa. Hindi may pagkakaila na pareho lang ang gastos na pasamin ng sabongero sa pagpapadami ng isang masamang pamilyang panabo kung ikukumpara sa pagpapalay ng isang mainam na pamilya. Ito'y dahil sa maliit lang ang gastos ng pangasta at ubod ang laki ng gastos sa pagkain. Sweldo ng mga katulong, mga kulungan, mga gamot, at sari-saring gamit sa taunang pagpapalahi ng mga panabong. Sa makatuwid, ang matalinong manlalahi, uunatin ang kanyang budget para sa bagay na ito. Dahil higit sa lahat, dito nakasalalay ang kanyang pagtagumpay o pagkabigo sa paglaban at sa pagbebenta ng mga sasabunging kanyang nilikha. Hanggang dito na lamang po at muli po sa mga kapwa ko bagito na gustong pasukin ang mundo ng pagpapalahi, ay sana po kondisyon na ang inyong isip, puso, higit sa lahat ang inyong bulsa. Ayan po, maraming salamat po sa mga tinapos ang video nito at dun po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paki-subscribe rin po at pakita rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na aking i-upload sa mga susunod. Salamat po.